Hello guys, so ito naman sa Illustrator, ito yung bago ko, di ba? Yung pattern safe. So ngayon, i-open ko yung pattern na gusto kong gawing pattern safe sa Illustrator. So as of now, ito lang muna gamitin ko. So guys, yung style ko is iba yung sleeves, iba yung body. So guys, ito yung ano, pattern ko for auto sizing and auto renaming sa Illustrator with pattern safe. Okay, I'm opening my PSD pattern. Ito rin yung gamit ko sa Photoshop, yung pattern safe ko. So right now, ito yung ano, yes, ito yung lahat yan. So TLCX images yan. So, usually guys, ito yung pattern nasa loob at ito yung background yung nasa labas. So, hollow siya. So, eventually, alam niyo naman paano gawin ito, no? So, mag-sample lang tayo ng isa. Like, i-trace ko. Wait lang, lagyan ko na siya ng ano. Ito is ano siya, guys. Paano gawin na? So, example, ito yung ano. Okay, so, gawin natin is kulay natin ng itim. Okay. So, example, ito yung, wait lang. Memory, rasterize ko pala sila. Yan. So, nawala yung ano sa gitna, no? Meron sa gitna kasi yan. Actually, naglalagay sa galing ito. Itim lang yung sa gitna niya. Sige lang. Usually, dapat sila maputi ito. Or lagyan natin ng ano. Sa gitna, yung napakanipis. Siguro. Kaya na bahala maglagay kung gaano kayong maghati sa dalawa, guys. Ha? Lagyan ko lang ng puti. Yan. So, yan ito na lahat. Yung group ko na. Tapos, rasterize ko siya para mag-group ko talaga. So kunwari ito yun guys, tapos gawin ko lang kunwari ito yung pattern. Wait pala, hindi pa. So image trace ko pa siguro. Usually ganito yung ginagawa ko sa pattern. So naglagay ako ng square, tapos immerse ko sila. Tapos, kukunin ko lang yung sa gitna niya, guys. So, kayo na bahala kung paano nyo gawin. Basta, kunin nyo lang sa gitna. Yan. Wala na siya. Ito rin. Ito rin. Yan. So, yan. So, ito na mangyayari. Kaya, ito ngayon yung mga pattern ko, guys. So, so ito gawang Photoshop ito, guys. Usually, ginawa ko to sa Photoshop. Kasi, meron din akong pattern safe sa Photoshop. So, pwede ko i-open na ito sa Photoshop. Daming recoveries. Nag-ano, marami akong gilayout kanina. Yan. So, ito yung pattern. Yan. So, ito yung mga pattern ko. Mas madali lang ito sa Photoshop gawin. Yan. Close ko na lang. Okay. So, ngayon guys, gawin ko siyang symbol. Wait lang, gawin ko lahat. Back ko na lang. Yan. Okay na yan. Yan. Ito guys, gawin ko symbol. So, yan. Dito na lang para makita ko yung symbol. So, ito yung symbol. Guys, may PM kasi. Yan. So, anong size ito? Ito is 2XS. So, pasok pa yung symbol. Lagyan natin ng 2XS. So,
So kunin natin yung size niya, guys. Yan. Lagay natin sa inch. Okay, yan. Labas na yung notepad. Yan, XS 36. Lagay ko na lang sa kabilang monitor, ha, para madali lang ako. 36. Tapos, yan, 36. X. Yan. 32.5.5. So, gawin ko lang 26. Yan. So, ito si XS. Tapos, ito naman is 2XS ito. Yan. Tapos, ito is XS. Dapat capital lahat, guys, ah. Yan, si XS is my 3827. Yan. Ito na rin. Ito naman si small 4027.9. Siguro gawin ko, sige, 27.9. Small is 40x27.9. Or gawin naman lang 28. Yan, 28 na yan. Point lang yan bagitan. Small, so yan, lagay natin sa, yan. Ito rin. Medium. Si medium is 42, 28.7. 42, 28.72. Exact na natin. Medium. Yeah. So this is large. Large is 44.08. Large is 44.08. X30. Yeah. 44. Sorry. 44 yan. So nagyari si medium, nagyari ka na rin si large. Edit ko na. Ito naman si XL. XL is 46 tapos 31 sa XL. Yan eh. XL. Delete natin. Tapos, ito na yung 2XL. 48.32. C2XL. 2X. Yan. Ito naman is 3XL. 50.33. 3XL. 50.33. Yan. Ulit natin. Pero meron sa gitna, no? Meron siyang naka, ano, sa gitna. O yung mga dots. Bakit kaya may mga dots siya, no? 3XL. So, dapat kunin natin siguro siya. Meron siya mga dots sa gitna. Para ko yung image trace. Magiging white lahat. Pong! Yan. Expand. Yan, hindi ko lang
kuha. Ayan, nakuha ko na yung white. Bakit kaya may white? Wala namang white ito sa ano. Ayan. So, pwede mo ilagyan ng rasterize file or vector file. Pero usually, rasterize yung ganawa ko para ma-ano ko siya lahat. Para isang image siya lang siya. Ayan. So, na ito, 3XL. 3XL. Ayan. Medyo bababaw CC lang kasi gagawa pa ka ng ano. Then 4XL. 4XL is 52. 4XL is 4XL is 52 X 34. Ayan. 34.3. Ayan. So, 4XL. Lastly, isang 5XL. 54.36. 54.36 na to. Yan. Yan. 5XL. So guys, okay na to lahat. So ang gawin mo lang, isave mo lang itong symbol natin. Save symbol library to ano to? Polo shirt. Yan. Siya naka-save na guys. Wait, save lang niya. Nalag. Okay, so at least naka-save na siya guys. Wait lang, mag-lag pa. Ito yung mga sizes na ginawa ko. Yan. So, naka-save na siya, guys. So, open na natin kasi PSD pa to. Open na natin yung pattern natin. Yan. Dito yan sa client illustrator pattern. Meron lang ako na yung baycut na nagawa, no? Uy, wala ito yung ano, nagawa ko kanina. Polo shirt AI. Click ko lang ito daw. Hindi, ito pala. Save ko na lang ito. Saan kayo na-save ito? Ah, ito pala. Symbols. Andito pa siya, symbols. Sana na-open ko ito. Dapat dito ko pala i-save. Andito siya sa update ito, mga symbols. Okay. So, para pili siguro i-open ka lang yung symbol, no? Pero save na natin din sa, ano, sa AI. Yan. Mga pattern ko. Yan, polo shirt. So, pwede pala ito siya i-open sa AI. Wait lang. Saving pa. Yan, saving pa siya. Yan. So, try daw ako magbukas ng bag. Hindi ako familiar sa ano eh. Sa bago lang ako gamit ang symbol. So, open symbol library. So, wala dito. So, other library. User defined. Then, search for garter. Dito pala yun, no? Symbol. Saan ba yun? Ano ko, no? Hindi mo lang speedy mo i-stable. Pero, sige lang. Mas okay yung naka-save talaga sa AI para madaling mahanap. Kasi yung symbol ando dun sa update. So, ito guys. So, ang gawin mo lang, mag-open lang tayo ng ano. Yan. So, kunwari gawa tayo ng design. Open natin si large. Yan. So, ito si large. Na yan yung usually ginagawa ko guys. Is, meron akong dalawang square. Ito yung kumbaga yung mga clipping ko. Yan. Tapos dapat yung dalawa nasa baba. Yan, nasa baba sila. Okay. Yan. Yan, silbi. Ito yung mga clipping mask natin. So, kunwari may design tayo. Hanap lang akong design, guys. Ha? Wala ka kung may using design. Ito lang sa demo siguro. Demo ay saan ba yun? Ito na lang design nito.
Sumari ito daw. Nag-copy ko na lang. So, hindi ito mag-cache siya. So, usually, ginawin ko dito siguro. Saan kaya ito? Kukunin ko yung pass niya. Okay. Lagay ko na lang ito sa square, guys. Yan. Para mag-square talaga siya. So, ito. Hirap ng mga, ano, no? Mga outer, mga clipping mask. Yan. So, angle ko muna. Pala. Dapat so rectangle sa clipping mask. Dapat. Yan. Pero lalabas niya siya. Nawala yung path niya. Clip group. Dulo na sa clip group sa labas. Try ko sa labas. Sa coral, dali lang sa coral. Impact na siya. Ipasok ko na lang yung clip group dito. Gawa na ako ng ibang clipping mask. Yan. Yan. So, kunwari ito yung design, guys. Ano na lang. Ito yung... Yan. So, kunwari ito yung design. Dapat wala, usually counted kasi yung ano naka-exclude sa ano sa bounding box pag resize. Ayan. So usually ginawa ko dito, ayan, rasterize ko itong design. Ayan. So ngayon itong dalawang square na to is ito yung silbing clipping mask ko. Ito yung gawin natin clipping mask. Dalawang rectangle. Yan. Clipping mask. Tapos ipasok ko ito. Ah, wait lang. Yan. Ipasok ko ito. Click ko lang yan. Ano natin. Oop. Wait, saan ba yun? Nawala. Bakit nawala siya? Punta sa ilalim. O, dito siya. Layo. Yan, so, salito yung background natin. Kopyahin ko na lang siguro itong clip-clip. Para sa kabila. Yan. So, sorry ko talaga lang. Tapos yung mga logo natin, guys. Actually, paano ko ito ginawa? Pag mayroon kayong logo na ganito, ang gawin nyo lang, ipasok nyo lang ito sa ano. Perfect square, guys. Yan. Perfect na square yan. Dapat walang ano, kulay. Magpasok nyo, guys. Yan. I-group mo na lang. So, yan. Yung group na yan, lagyan mo ng logo. So, ito yung logo. Tapos, pag may another logo ka, lagyan mo ng logo 1. Ito, nagawa ko na kasi ito. Eh. Yan. May logo 1 na. Lagay ko lang nito dito. Tapos, isa dito din sa record. Tapos, yung pangalan,
dapat naka-center to lahat ka sa para mga pumasok na matataas na pangalan, automatic center siya, hindi siya bumiglas. Ito rin dapat naka-center number natin. Usually guys, yung sizes ko is label. Ito. So, kumari ito yung sizes ko. Lakyan ko na lang para madali. Pero usually, ginawa ko dito is nasa idaling ito. Diyan. Diyan ko nilagay. Tapos kabila din. Tapos, usually, rename ko yan. Label talaga yan. Yung number, wala mo. Bracket, anong pangalan yan. Kasi mo, tatingin na layer name natin is label. Tapos, yung name. Ito lang. Tapos ito guys, delete ko na lang. So, ito. So, if ito yung design natin, ang gawin ko lang, if tapos, tapos na ito, kukunin ko yung, yan, kukunin ko siya, tapos i-group ko sa lahat. Then, rename ko yung group as ganito. Walang, magang group lang. Tapos guys, isang label, dapat nasa unahan. Yan, nasa unahan yung isang label. At, ito guys, may mga may mga clip mask na nasa labas, is pwede nyo ito i-rasterize. Usually i-rasterize ko sa ito eh, para para mas magaano lang yung file at madaling matapos. Pero dapat meron kang nakatabi kang original file. Yan. So okay na to guys. So yan, kulang nito ngayon isang square. Importante ito, lalagyan ng symbol. So, kasi itong mga symbol, papasok dito. Kaya maglalagay ako dito, tapos rename ko as symbols. Yan, symbol lang. No color. Yan, okay na yan. Yan guys, okay na. Ready na to guys. So, ngayon mag-import tayo ng CSV file. So, kunwari, meron tayong CSV file na ganito guys. Ay, hindi pala. Ilalagay ko pala yung sizes. Kasi may bagong yan, mga size dito. Ilagay ko pala ito. Okay, where it is? Ito yung file. Ano ko? Rana sa admin ko to guys. Yan. Pag successfully connected to Adobe Illustrator, meaning andito na siya. So, edit size mapping lang tayo. So, t-shirt mail. Ngayon, i-input ko na lang ito. Ilagay ko lang sa kabilang window. Ha? Kabilang monitor para hindi siya mag-close. Makita ko siya. So, wala akong 2x. Kaya delete ko nito. Delete size. Yan. Start tayo sa 2x. 2x is 36x. 36, 26. Tapos, save ko pala. Dapat naka-save. 36, 26. Tapos, update size. Yan. Yan. Para dito siya. Sa XF naman, 38, 27. 38, 27. Update size again. A small 40, 28. A small 40, 28. Update size. Sa medium naman, 42, 28.75. 28.75. Update size. Sa large is 44.08. Tapos. 30. Update size. Yan. So, sa XL, meron tayong 46.31. Update size. So, 2XL is 48.32. Update size. Then, sa 3XL, 50.33, update size mo ulit. 4XL is
Yan. Tapos sa 5XL is 5436. Okay na to. Yan, okay na si t-shirt mail natin. Yan. So, pwede ko na ito i-close. Ngayon, ang gawin lang natin is yung ano, yung list niya. May, actually, mayroon ako nagawa itong list eh. Clients, sticker pattern, ito pala. Ito sa demo. Demo CSV. Gawin ko itong ano. Pwede mo ito ma-open sa Excel, guys. Yan. So, sa, ang problema lang sa Excel kasi pag nilagay ka ng 0, enter, mawala. So, ang gawin mo lang dito is hold, i-control A mo lahat. Tapos, general to text mo yan. Pag text na yan, lilipat itong number sa left side. So, pwede mo na ito lagyan ng 0. Yan. So, tapos, ang saving ito as CSV, ganito lang kadali. So, ano, save as, browse place tayo. Yan, ito. Hanapin mo ng CSV command delimited. Yan, save mo lang. Yan, okay na yan. After saving, guys, pwede nyo ito ipasok sa Illustrator. Yan, import na natin yung demo CSV natin. Yan. I will use this directional tool para i-click ko yung yan. So, surname, name ito, click mo lang yan, name, tapos number. Yan. Tapos itong dalawang label. Yan, shift mo lang para dalawa yung nakita. Yan, nakita nyo na. So, guys, sa group natin, dapat nasa unahan yung isang label. Yan. Tama na ito, guys. So, after yan, guys, i-open nyo si app. Dapat natin ito. Ito, guys. So, para sa admin tayo, guys. Para na-control talaga nyo si Illustrator. Yan. Successfully connected to Adobe Illustrator. Automatic undo na si app natin. Yan. So, ang gawin mo lang, guys, is, ano, resizing and naming tayo. Yan. T-shirt, mail. Ito yun. Itong name width natin, masyado, pag may mga pangalan tayo mataas, pwede natin i-limit siya as 10 inches always. Ito yung standard natin. Ito yung process mo yan. After process, pag-close mo yan, automatic na yan. Mag-resize na yan lahat, guys. Tignan nyo. Yan, o. Oh. Yan. So, ngayon, ipasok natin si pattern, guys. Remember. So, ito na yung mga group. Yan. Meron na siyang mga pangalan. Open natin uli. Run natin uli si Illustrator. Ano sa admin. Wait lang natin. Connected na siya. Add pattern tayo. Yan. Pag-close natin, automatic meron na mga pattern lahat. Yan, di ba, guys? Yan. Automatic naka-pattern na siya lahat. Napakadali na, no? Tapos, paano siya i-export? Ang pag-export nito, guys, madali lang. Ito lang, isa, medyo, anong size ito? 3XL. Hindi na tugma. Baka iba yung size ko sa 3XL, no? Tapos yung medium. Ibang size ata ko. Ito si Muse. Ah, wala to. Dalawang Muse. Itong Muse, dapat i-delete itong dalawa sa Muse. Hindi siya pumasok ng maigi. Hindi siya na-set. Parang malaki yung ano. I-check ko lang yung size ko, ha. 2XS. Parang problema ko sa size. 36.5. Ah, oo. Ganun talaga yung problema sa sizing. May size problem. Symbol. Parang maliit yung ano, sizing ko. Wait lang. Close ko lang ito. Pwede ko ibalik ulit yung process. Check ko if nag-resize talaga siya. Si ano ito, XS. Oh, hindi, mali yung size. Kasi dito sa akin is 36. Check ko lang yung sizing ko, guys, ha.
makita ko naman dito sa ano sa documents, hindi pala yung na ano na size ko. Ay, baka hindi ko na save, guys. Sorry, hindi ko na save pala. Hindi ko na save. Wait lang. Ano, balik uli ako. Sorry, hindi ko na save. San ba yung file ko? Napaka ano. Kaya pala malalaki siya. Hindi ko na save. San ba yung ano ko file ko? This to Illustrator. Yeah, ito. Illustrator. Hindi ko na save, nakalimutan ko. Dapat after ito malagay, isa-save ko siya. So, gawin ko lang uli. Connected na siya. So, t-shirt mail. Yan, oh. Yan, hindi ko pa na-save. Oh, 35 pa dito. Dito is 36 ito eh. Ah, wait lang. Oh, hindi ko na-save pala. 26 kaya pala dapat i-save ko siya eh, parang ganito, save siya yan. 38 37 38 37, sorry, up the size tayo, 7, small 40 28 28, update size medium 42 28.72, medium is 42 28.72. Update size natin para pumasok, check all. Hindi ko pa, hindi ko pa na change. Oh, 44.08 dito, 44.08, tapos dito height is 30. Ang kailangan kayo bahan for this XL 4631 update, hindi ko na save to XL 4832 3XL 5033 33 4XL 52 34.3 34.3 sa 5XL is, wait lang, ito baka hindi ko na update size. Okay, 34.36. Dapat save ko pala, guys. Nakalimutan ko i-save ito eh. Yan, so para pagkita natin. No, 34.36 naka-save siya. Ito pa yung problema. So ngayon resize natin. Size naming, yan, t-shirt mail. Ay, sorry, hindi ko pa na ano. Dapat i-ano ko pala ito. Yan. Yan, okay na to. Tapos, open policy app. Close ko pala ito. Mga main application na ano. Open ko lang. Pag, yan, pulling ng Illustrator, after the Illustrator, yan, resizing, tapos, recheck natin, yung size natin. Yan, okay na, na-save, kanina hindi na-save kasi kanina eh. Yan, close ko na. Tapos, resizing, naming, t-shirt mail. Yan, tapos, add pattern. Oh, wait lang, check it muna natin. Fix one button, pero kompleto lahat. Yan. Merong isa. Ito guys, ito yung template. So, pwede mo, kasi meron na itong nagawa eh. Check ko sa'yo ha. Okay na lahat guys, oh. Yan. So, meron tayong muse. So, ito yung original na tamang file. Meron talagang, yan. Pwede mo na i-close.
check natin yung logo. Kung makita mo yung logo, 31.7.7, automatic yan lahat. Yung logo natin, hindi yan na-distort. Yan o, kita mo sa gilid. So, yan. So, na yun guys, i-export natin. Okay na lahat. Export natin siya as JPEG na lang para madali. So, yan. Pag-export natin, click itong mga plus-plus sign na marami. Generate multiple assets. Yan lahat. Tapos, JPEG tayo. 100. Ano na lang. 150 the usual BPI tayo. Tapos, export natin. So, demo to. Yan. Check natin si demo to na ano, folder. Yan. Yan guys, ito yung mga tapos natin. Dali lang. Tapos ready to print na yan lahat. Refresh natin ulit. Yan. Okay guys, so salamat.